Naaalala niyo ba noong umatake ang Iran sa Israel na kung saan nagpaulan ito ng 350 missiles and rockets? Pero maliban sa United States of America and UK, meron pang mga Muslim countries ang tumulong na pabagsakin ang mga missiles at rockets ng Iran. Ito ay ang UAE, Bahrain, Saudi Arabia at Jordan. May kanya-kanya silang mga reasons kung bakit nila pinabagsak ang missiles at rockets ng Iran. At sa nagpapatuloy na hidwaan ng dalawang bansa sa pagitan ng Israel at Iran, hindi mawawala sa malikot na kaisipan ng karamihan ang tanong kung sino-sino ba ang mga Arab countries na posibleng tumulong sa Israel kung umatake na ang Iran. Narito ang mga Muslim states na napakalaki ng possibility na tumulong sa Israel kung sakaling umatake na ang Iran. Hindi muna natin pag-uusapan ang usapin na kung kaya ba ng Israel ang Iran o kaya ba ng Iran ang Israel. Ang ating pag-uusapan lamang ngayon ay ang mga bansang posibleng makialam kung magkagera na ang Iran at Israel. Katunayan, hindi naman hinihingi ng Israel ang tulong ng mga Muslim countries na ito. Pero gaya nga ng nangyayari ngayon sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, merong mga Arab countries na tumutulong na mahinto ang gerang ito. Ito ay ang Arab, Egypt at Saudi Arabia. Kasama na ang United States of America at ito ay sa pamamagitan ng ceasefire talks. Nangunguna sa ating listahan ay ang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isang kaharian na binabalaan ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Houthis ng Yemen, ng Hamas at Hezbollah. At mismong Iran ay nagbabala sa Saudi Arabia dahil ipinapagamit ng Saudi Arabia ang kanilang mga airport para sa mga forces ng Estados Unidos upang tulungan ang Israel. Maliban pa riyan, ang Saudi Arabia ay matagal nang merong hidwaan sa mga militant group ng Yemen na Houthis. Katunayan, noong umatake ang Houthis sa Tel Aviv na kung saan isang Israelita ang namatay, agad na gumanti ang Israel. Hinihinala na ang Saudi Arabia ay tumulong sa Israel upang atakihin ang Houthis ng Yemen. Ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, nagpaalam sila sa Saudi Arabia na sila ay dadaan sa airspace nito upang atakihin ang Yemen at sumang-ayon naman ang gobyerno ng Saudi Arabia. At dahil dito, galit na galit ang Houthis at nagbanta sa Saudi Arabia. Noong September 7, 2017, ang officials ng Saudi Arabia ay nagpadala ng kinatawan sa Israel at ito ay ibinalita ng Arabic language Israeli radio na kung saan mismong Saudi Royal Court ang bumisita sa Israel at kanilang idiniskas kasama na ang senior Israeli officials upang pag-usapan ang kanilang regional peace. Kumbaga, ang Saudi Arabia at Israel ay merong binubuo na peace agreement. At alam nyo ba kung sino mismo ang bumisita sa Israel mula sa Saudi Arabia? Ito ay mismong ang Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman at kinatagpo nito ang Israeli officials. Bihira lamang itong mangyari at kung inyong mapapansin sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang Muslim country na ito, Saudi Arabia, ay hindi nagpapadala ng troops upang labanan ang Israel. Interesado rin kasi ang Saudi Arabia sa mga high-tech na kagamitan ng Israel. Katunayan, noong 2018, ang Saudi Arabia ay nag-purchase ng $250 million worth of spy equipment. Merong kagamitan ang Saudi Arabia na mula mismo sa Israel. At katunayan, sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, lumabas sa telebisyon ang Crown Prince ng Saudi Arabia at ayon sa kanya, Israelites are entitled to live peacefully in their own land. Kaya, kung sakaling umatake ang Iran sa Israel, posible na gagawin uli ng Saudi Arabia na pabagsakin ang mga rockets at missiles ng Iran
gaya ng ginawa nito noong April. Pangalawa ay ang UAE or United Arab Emirates. Kasama rin ang UAE na nagpabagsak ng mga missiles at rockets ng Iran papuntang Israel. Ang gobyerno ng UAE ay nag-post ng isang article at pinamagatang Islam's Reformation at ito ay Arab-Israeli Alliance na naglalayon na pagandahin ang relasyon sa pagitan ng Israel at ng Middle East nang bumisita ang isa sa mga opisyal ng Israel na si Rigiv sa kauna-unahang pagkakataon. Ang National Anthem ng Israel ay ipinatugtog sa Abu Dhabi. Sa kasalukuyan, ang UAE ay isa sa mga gumagawa ng paraan upang humupa ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Si Miri Rigib mula sa Israel ay nababalot ng isang kontrobersiya sapagkat itong si Miri Rigib ay laging nagpo-post ng video tungkol sa genocidal chants at hindi lang mismo ito ginagawa niya sa loob ng Israel, kundi pinatatamaan din ito ang UAE. Pero ganun pa man, nung siya ay bumisita sa Abu Dhabi ay tinanggap siya nito at nagkaroon pa ng apat na tour at pinasyal sa mga magagandang mosque sa UAE. Nagkaroon din ng pag-uusap personal mismo si Benjamin Netanyahu at ang gobyerno ng UAE at ang kanilang pinag-usapan ay tungkol sa Iran. Hindi na isinapubliko kung ano ang mga detalye ng kanilang pinag-usapan. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang Ehipto. Bagamat noong 1950s hanggang 1960s, merong presidente ang Ehipto na nagngangalang Gamal Abdel. Ayaw nitong kilalanin ang Israel. Ayon sa kanya, no peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiation with Israel. Noong mga panahong ito, maraming mga Arab countries ang nais makapagkaibigan sa Israel, pero hindi ang Ehipto. Pero ngayon, iba ang usapan. Sapagkat ang Ehipto at Israel ngayon ay merong isang close relationship. Katunayan, ayon sa report, isa ang Egypt sa mga nagpabagsak sa rockets at missile ng Iran nang atakihin nila ang Israel. At isa rin ang Ehipto sa nagiging daan upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas. Ginagawa rin ng Ehipto ang lahat ng kanyang makakaya bilang mediator. Meron ding kasunduan ng security cooperation ang Israel at ang Egypt. At isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng magandang ugnayan ang Israel at ang Ehipto, ito ay dahil sa negosyo. Kapwa magaling sa mga negosyo ang mga bansang ito. Katunayan, noong 2018, ang Israel ay nag-e-export ng natural gas papuntang Ehipto at nagkakahalaga ito ng $15 billion sa loob ng isang taon. Ang top general ng Ehipto ay nakipagtrabaho sa Israeli counterparts mula pa noong Camp David Accord noong 1978 at nagtulungan din ang Israel at Egypt para sa pag-i-enforce ng restriction on movement in and out of Gaza Strip. At maliban pa riyan, nagtutulungan din ang dalawang bansang ito sa kanilang intelligence system. Pang-apat sa ating listahan ay ang Jordan. Ang Jordan ay isa rin sa mga nagpabagsak ng missiles at rocket ng Iran papuntang Israel. Katunayan, noong mapaslang ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh at araw-araw na may pagbabanta ang Iran, nasasalakay daw sila sa Israel. Ibinalita ng First Post na ang Jordan mismo ay nagtungo sa Tehran at hinimok nito ang gobyerno ng Iran na huwag nang ituloy ang kanilang balak na atakihin ang Israel. Maraming mga factors kung bakit nais pigilan ng Jordan ang Iran sa kanilang balak na atakihin ang Israel. Unang-una, ang Jordan kasi at Israel ay magkatabi lang. Kaya kung sakaling umatake ang Iran sa Israel, ang lupain o airspace ng Jordan ay madadaanan ng mga rockets at missiles ng Iran. Hindi ito papayagan ng Jordan at isa rin ito sa dahilan kung bakit tinulungan ng Jordan ang Estados Unidos at iba pang mga bansa na i-turn down ang mga missiles at rockets ng Iran papuntang Israel noong April. Pero maliban pa riyan, maaaring ganun pa rin ang gawin ng Jordan kung sakaling umatake ang Iran dahil ang Israel at Jordan ay mayroong pinangangalagaang ties. Kailangan ng Israel ang Jordan kung pag-uusapan ay security buffer. Samantalang ang Jordan, kailangan din naman nila ang Israel lalo na't kung tubig ang pag-uusapan
at ang stability ng kanilang economic. Kumbaga, ang dalawang bansang ito ay maganda ang ugnayan kung negosyo ang pag-uusapan. Panglima sa ating listahan ay ang Bahrain. Noong una, ang Bahrain at Israel ay hindi maganda ang ugnayan. Katunayan, wala nga silang diplomatic relation. Pero sa kasalukuyan, open sa bawat isa ang mga bansang ito. Parehas na may problema ang dalawang bansang ito kung ang pag-uusapan ay regional issue. At nito lang August 2019, ang Bahrain at Israel ay isinapubliko na ang kanilang relationship. Isa rin ang Bahrain sa mga binabatikos ng Iran, kasama na ang Hamas at iba pang mga militant group dahil tumutulong daw ang Bahrain sa Israel. At katunayan, isa ang Bahrain sa mga bansang kasapi ng koalisyon na binuo ng Estados Unidos upang labanan ang Houthis sa kanilang ginagawang pang-aatake sa mga barko sa Red Sea. Ibig sabihin, hindi rin gusto ng Bahrain ang ginagawa ng Houthis sa Red Sea. At ayon sa report noong 2019 pa rin, nang umatake ang Israeli military sa Iraq, sa Lebanon at Syria, ang Bahrain ay isa sa mga sumuporta sa Israel. At ito pa ang matindi, mga kaibigan. Ang foreign minister ng Bahrain na si Alid bin Ahmed Al-Khalifa ay pumunta sa Israel at tinungo nito ang defense minister ng Israel at sinabi, "Iran is the one who has declared a war on us." Sinabi din ng Bahrain na ang Israel ay meron daw silang karapatan na depensahan ang kanilang sarili laban sa mga militante sa Lebanon na Hezbollah at Houthis ng Yemen. At kahit sa anong agresyon ay may karapatan daw ang Israel na depensahan ang kanilang sarili. Kaya marami ang mga naniniwala na ang mga bansang ito ay tutulungan ang Israel kung sakaling umatake ang Iran. Maaaring hindi ito tumulong na magsagawa ng direktang pag-atake sa Iran. Pero pagdating sa interception ay kayang-kaya ng mga bansang ito. At ito ay napatunayan na noong nagdaang April.